Samantala, bilang paghahanda pa rin po sa nalalapit nga po na pasukan sa darating na August 22 na face-to-face na, ay ang paghahanda rin syempre ng ating gobyerno para maibsan ang daloy ng trapiko dito pa rin po sa Metro Manila o NCR. Ano? At kaugnay po pa rin yan ay patutupad na nga po ang expanded number coding scheme sa darating na Lunes, August 15. At para talakayin ang issue na yan at iba pa, makakasama po natin ngayon ang Chief ng MMDA Task Force on Special Operations, si Colonel Bong, Nebrija. Colonel, good morning. Good morning, Cody. Ay, ito ay, kasi kami naghahanda. Siyempre, mga motorista, di ba, yung mga may pribadong sasakyan. Pero kayo po, kamusta ang paghahanda naman ninyo? Well, we've been preparing for a long time for this opening of classes, yung face-to-face natin. Matagal na kami nakipag-unahin sa mga local government units. We've been doing listing, fogging. And we've been clearing operations. We've been doing clearing operations near and around the schools, ano. Well, if that is not enough, we're also anticipating yung surge ng volume natin come face to face. So kaya kahapon nakipag-ugnayan na si Chairman De Mayuga with the MMC at i-prenopose na yung additional hours for our modified number coding, which is the 7 to 10 in the morning. Yes, oo. This is based on data that we've seen na nagpipik na talaga yung morning rush hour natin. And I think it's about time to include this. Opo, about time, pero parang sa loob po ng dalawang taon, hindi ba? Eh, talagang parang nakikita natin may mga pagbabago. Halimbawa na lang sa mga bus lanes, ano, di ba? Dati, pwede sila magbaba. Eh, pero ngayon may bike lane na. Paano po? Yun nga, this is really a challenge kasi lahat tayo dito, mga ngapa, lalong-lalo na yung kailang babalik ng eskwela. Yes. Iba na ang configuration ng roads natin. Meron na tayong bike lane sa kanan. Kung dati po, nakakapag-load and unload tayo, na ibababa natin, napipick up natin yung mga anak natin sa gilid, sa mga isthmus. Yes, oo. Now, there's the bike lane. Oo. So that's a challenge. We'll be coordinating with the local governments also kung anong gagawin namin paraan para yung mga isthmus na nawala, baka pwede natin ipasok na lang sa loob ng eskwelahan para sa ganun, hindi natutukod doon sa road mismo. Mm-hmm. Pero parang ganito ang nangyayari, no? Parang wait and see. Kumbaga, ipatutupad muna bago malaman kung ano yung susunod po na hakbang? Yeah, we've been planning for all of this. Ang talaga sa totoo lang, there are a lot of road reconfigurations that we need to see and, check kung talagang how our traffic management will work. But then again, sabi nga namin, we can prepare only, we can plan so much, but we will see come face to face. Paano ho ba? Ang tanong siyempre ng mga motorista, sa Lunes ho ba, may grace period ba para doon sa mga mahuhuli o huli agad? Hindi naman huli agad, no. We will take the first 2 days maybe to inform the public. Okay. Siyempre hindi na sanay na may number coding sa umaga. We will introduce this slowly with public information at that. Pero talaga ho bang sinasabi natin na with the past years, no, na i-implement ang number coding, ito ho ba talaga ang solusyon para sa traffic? Kasi marami rin tayo nagsasabi na hindi naman ito ang naging solusyon miski noon pa. Well, this has been part of the mitigating policies of MMDA to reduce the volume. Uh-oh. Kasi part na problema natin sa congestion is volume of vehicles. We have introduced yung mabuhay lanes, alternate routes, lahat yan, pinainan namin. And this is a complementary to all those. Eh, sana mabawasan, sana sumunod natin mga kababayan, hindi naman namin kinikitil na mag-travel sila. Mm-hmm. There is a window hour that we are giving them, 10 to 4.59. Yun, pwede kayong bumiyahe. Ang sinasabi lang namin, let's give the rush hours to the commuting public. Oo. Pero handa na rin ho ba yung mga tauhan ninyo sa MMDA? At saka, ay sa pa doon, yung no contact apprehension policy, you know? So nakakatulong din yun, I suppose, para makapag-concentrate po ang inyong mga MMDA personnel doon sa daloy ng trapiko lang pagmamando. That's right, Connie. Ano, yung NCAP namin has been very helpful in our enforcement, in augmenting the physical enforces that we have on the ground. Yes. Tama ka, we will be manning schools. 581 po ang tatalaga namin doon mismo sa eskwela. 146 public schools in Metro Manila. Nakatalaga po yan doon. And then, aside from that, we will be manning the intersections, pedestrian lanes, all of this that will have our children transition back to school. Napanukala nyo rin na sana madagdagan po ang mga bus, no, dyan sa may EDSA bus carousel.
may panukala rin kayo na gusto nyo sana dagdagan pati yung Pasig River Ferry at iba pa, no? So, ano ho ang update natin sa mga yan? Well, we heard from LTFRB that the buses of the EDSA Carousel have already increased twice na ng number. Before, there were only 200 buses. Mm-hmm. Now, there are 400 buses. That will cater to the surge of the commuters come face-to-face. So, aside from that, yung Pasig Ferry namin has been very operational, ano? Uh-huh. Six, may nag-delay pa sa amin yung dito, so that's additional ferry sa amin. Uh-huh. This will also help students coming from Pasig na nag-aaral sa Manila and PUP, particularly, may particular station kami doon. Nako, kami ho ay pagdadasal namin ang MMDA, yes, para sa darating na Lunes at syempre ating mga motorista. Again, ano, paalala, sino-sino ho ang mga exempted lamang dito sa number coding at sino yung mga hindi, syempre? Well, ang exempted po sa number coding natin, ang public utility vehicles, motorcycles, TNVS, garbage trucks, yung fuel lorries natin, and vehicles that's carrying essential goods, exempted po yan. Mm-hmm. Yung mga doktor po at mga frontliners, if you're responding to emergency, just show your PRC and PRC licenses to the enforcers. Sa lahat na iba pang motorista, walang lusot? Wala na po. May window hour naman tayo, Kodis. Okay. 10 o'clock up to 4:59. Alright, maraming salamat, Colonel Bong Nebrija ng MMDA. Narinig po natin ang kanyang pahayag ukol pa rin po dito sa expanded number coding scheme na nakatakda ho ipatupad sa darating naman na Lunes. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.